So mayroon din nila sa atin mga katropa na Honda Click 125. Sinakay na nila sa garong dahil hindi daw umaandar at galing na to sa ibang shop sa part ng Binmalay. Ginagawa nila pero hindi nila mapaandar. Kaya nagdesisyon yung may-ari na dalhin sa atin yung motor. So subukan natin i-push button kung ano yung sitwasyon ng motor ni Boss. Meron siyang panel, kompleto naman pero meron check engine. Subukan natin i-push button. Hindi umaandar yung makina mga katropa pero yung relay maririnig mo yung tunog niya. So relay lang yung naririnig natin mga katropa pero hindi umaandar yung makina. Siguro umpisahan natin to sa starter relay ng Honda Click. May damage na rin para tong ano, starter niya. O sige, baba na natin para maano na mabuti. So ito na yung motor ni Boss mga katropa. Pinababa ko na at ito troubleshoot natin kung ano ba talaga naging problema. Center stand Boss meron? Walang center stand? Yung starter relay pala ni Boss mga katropa, kung napansin nyo kanina may damage na, basag na yung kanyang cover. So hindi natin masasabi kung good pa yung starter relay or hindi na. Siguro yung unang nag-troubleshoot nito, tinatanggal yung starter relay at nabasag yung kanyang housing. Kasi minsan mga katropa, talaga namang kapag nagtanggal ka ng starter relay ng Honda Click, napakahigpit nitong tanggalin at may chance talagang mabasag yung relay kapag tinatanggal natin. Bago natin ayusin yung motor, syempre ugaliin natin tanungin kung ano ba yung history ng motor, kung paano siya nasa at sino ang gumagawa para may idea na tayo kung saan tayo magsisimulang mag-troubleshoot. Tanungin ko lang Boss, tungkol dito sa motor mo kung ano nangyari dito. Ano to, na-stuck or biglang tumirik? Biglang tumirik. Biglang tumirik? Saka na-stuck yung isang buwan. Nung tumirik, in-stuck yung isang buwan? Oo. Dinala nyo na sa ibang shop? Oo, ibang shop. Sa Dumalanta. Dumalanta? Oo. Dumalanta sa Biyok tapos? Doon lang. Ah, doon lang. Anong sabi nila nung ginagawa nila? Hindi nila alam yung sakit niya daw. Ah, hindi nila mapandar. Tapos sabi nila na ipapa-computer box na sa Honda. Ipapa-diagnose? Opo. Sa Honda. Oh, so yun lang, kaya sinukuan. Sinukuan nila. So yun mga katropa, habang umaandar daw yung motor ni Boss, bigla na lang tumirik at hindi na umandar, kaya inistak nila ng isang buwan. Hindi na dun sa ibang shop at tinignan nila kung ano yung problema pero hindi nila makita kung ano yung problema. Kaya ang sabi nila, ipa-diagnose na lang doon sa Honda o ipa-computer daw nila. So step by step mga katropa, ito troubleshoot natin yung ganitong klaseng problema para kung sakaling na-encounter nyo sa inyong motor o sa motor ng inyong customer, at least alam nyo na ang inyong gagawin. Mga katropa, kung gusto nyo magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, pwede nyo akong sadyain sa aming shop dun sa Kibaol. Kung galing kayo sa bayan ng Lingayen, hanapin nyo lang yung CSI Lingayen, diretsuhin nyo lang yon hanggang makita nyo yung tulay ng baay. Ito na yung tulay ng baay, lagpasan nyo lang yung tulay na ito, pagbaba ng tulay kung maliwa kayo. Pagkatapos natin kumaliwa, dumiretso lang tayo hanggang madaanan natin yung dalawang tulay. Pagkababa nyo sa tulay na ito, 50 meters na sa bandang kanan kami. At heto na nga mga katropa yung ating munting shop. Maraming salamat mga katropa sa walang sawang pagsuporta at pagtitiwala sa amin sa inyong mga motor. So ang unang gagawin natin mga katropa, magpapalit tayo ng starter relay kasi yung starter relay ng motor ni Boss may damage na at pangit na kung re-remedyuhan natin. Maabala lang at pabalik-balik lang yung problema. So ang ilalagay natin dito, TTGR na starter relay kasi wala tayong original na starter relay. Pero pwede na tong brand na to, matibay na rin to at ito na rin yung ginagamit ko. So nailagay na natin mga katropa yung bagong starter relay at yung kanyang lumang starter relay, heto, basag-basag na pati sa gilid, nabasag ko na rin dahil mahirap talagang tanggalin kapag nag-aalis tayo ng starter relay ng mga Honda Click. So subukan natin i-start kung aandar na siya sa bagong starter relay. So
So hindi pa rin siya umaandar mga katropa, nangangahulugan lang yan na hindi lang starter relay yung problema ng motor ni boss, kundi may iba pang problema sa kanyang wiring. Kaya ang gagawin natin dito mga katropa, tatanggalin natin yung footboard, aalisin natin, sisilipin natin yung mga wiring doon sa ilalim ng fuse, kasi kadalasan sa mga Honda Click nagkakaroon ng corrosion yung mga wiring sa fuse, napuputol yung mga wire dahil minsan babad sa tubig, kaya ayun yung titignan natin, baka nagkaroon ng corrosion sa mga wire ng fuse. Kaya ang gagawin natin dito, aalisin natin lahat to at pati yung footboard niya aalisin natin, bubuksan natin yung kaha ni boss. So heto na yung motor ni boss mga katropa, inalisan natin yung footboard pero nilagyan natin uli yung battery para sa pag-test light natin at sa pag-troubleshoot natin. Kung mapapansin natin dito mga katropa, yung fuse box ni boss nagawan pala nila ng paraan, inalis nila yung mga dating putol na wire at nilagyan nila ng bagong mga kapal na wire. Kung mapapansin nyo, hindi niya na original na wiring itong mga to, niremedyo na, pero walang problema dyan. Yan din ang madalas na ginagawa ko kapag nire-remedyohan ko na rin. Tapos sa kanya mga terminal naman mga katropa, kung mapapansin nyo, ay iba, kulay green na yung mga ano niya, yung paligid niya, sign ng mayroong corrosion na yung kanyang mga terminal. Pero so far so good naman mga katropa, hindi naman talaga siya masyadong corrosion at hindi naman talaga masyadong nabubulok yung mga wire ng motor ni boss. Kung hihilain nga natin, mas matibay pa siya o matibay pa yung kanyang pagkakapit lahat ng mga wiring. Yun yung gagawin natin mga katropa para matest natin kung good ba yung mga terminal ng ating fuse box. Hihila-hilain natin yung wire kasi minsan akala mo nakalagay siya pero pag hinila mo putol pala. So good naman yung mga wire dito sa fuse box ng motor ni boss mga katropa, walang problema, intact naman, although may corrosion siya pero yung kanyang mga wiring hindi naman naglulos at intact at matibay pa yung kanyang pagkakabit. Isa sa napansin ko rito mga katropa, yung corrosion dun sa mismong body ground kung saan nakalagay yung ground ng ating battery, yung ground ng ating harness at yung ground ng ating body ground. Kung mapapansin nyo, corrosion na siya masyado. Sa tingin ko, hindi na solid yung supply ng ating ground mula doon sa battery papunta sa ating harness. Kasi yung motor mga katropa, dapat pantay-pantay yung kanyang supply ng ground mula sa battery, papuntang body ground, at papuntang harness ng ating motor. Dapat kapag tennis light natin siya, dapat same yung kanyang supply o same yung liwanag na binabato niya. Kung ano yung binabato ng liwanag na galing ng ground ng ating battery, dapat equal lahat nung kanyang liwanag kapag tineslate natin yung lahat ng ground ng ating motor. So gamit yung ating test light mga katropa, iteteslate natin yung ground ng ating motor kung same ba yung kanyang binabato at same ba yung liwanag o supply ng ating ground sa bawat wire ng ating motor. Yung test light clip natin, ilalagay natin sa positive ng ating battery. Bakit natin ilagay sa positive ng ating battery? Kasi ground yung hinahanap natin o ground yung itetest light natin. So kung ground yung hinahanap mo o ground yung tinetest light mo, dapat yung test light clip mo nasa positive ng battery. Tapos itest light natin tong ground ng ating battery. Kung mapapansin nyo, yung ating test light, maliwanag siya, malakas yung kanyang binabato. Dapat kung ano yung pagka-test light mo doon sa battery ng kanyang ground, lahat ng ground dito dapat mula sa body hanggang ground doon sa ating harness, dapat same yung liwanag kung paano mo tinest light yung ground ng ating battery. So una natin test light mga katropa, itong makapal na green, papunta ito sa mismong ground ng ating battery. Test light natin kung same lang siya ng liwanag. So good mga katropa, same lang yung liwanag na binabato niya galing ng battery. At ang pangalawa mga katropa, maghahanap pa tayo ng ibang ground dito. Dapat ganun din ang kanyang supply. Dito sa sakit to, meron tayong makikitang solid green wire. Ground din to ng ating harness. Dapat kapag tinest light natin to, same lang yung liwanag kung paano natin tinest light yung ground ng ating battery. So test light natin. So umilaw naman siya mga katropa, pero kung mapapansin nyo, maliit lang yung kanyang ilaw, hindi siya kasing liwanag nung pag-test light natin sa ground ng battery. Katulad nito, maliwanag yung kanyang test light kapag tinest light natin. O kaya mismo sa ground ng battery, maliwanag kung mapapansin nyo. Pero pagdating dito sa taas, dun sa ground ng ating harness, kung mapapansin nyo, sobrang liit lang yung kanyang liwanag. So hindi pantay yung supply ng ground ng ating battery mula dun sa body ground papunta sa harness ng ating motor. Dito naman sa kabilang green wire, dito sa kanyang busina pero naputol na dahil sa corrosion, subukan natin i-test light kung same lang din ba siya ng liwanag ng sinusupply ng ating ground. So umilaw din siya mga katropa, pero kung mapapansin nyo, napakaliit din ng kanyang ilaw at hindi siya masyadong maliwanag. Yan, sobrang liit ng kanyang supply.
So nangangahulugan lang ito mga katropa na hindi pantay yung supply ng ating ground sa motor mula sa body ground hanggang papunta sa ating harness. Hindi pantay yung kanyang supply kaya nagkakaroon ng problema sa ating wiring. So ang pinakamagandang gawin dito at pinakamagandang solusyon, aalisin natin lahat ng ground dito sa kanyang body ground kung saan may corrosion at hahanap tayo ng ibang pagtutornilyuhan natin na solido pa yung bakal at walang corrosion. So heto na mga katropa, yung bagong body ground natin. Naglagay tayo ng i-terminal tapos tinurnilo natin sa ground ng ating computer box kasi meron siyang solid na bakal dyan na pagtutornilyuhan. At heto naman yung dati, inalis na natin siya doon sa corrosion na dating body ground niya. Ayan na, kinobera natin. Heto yung dating pinaglagyan ng ating ground, corrosion na, kaya tinanggal natin siya dyan. Pagkatapos niya mga katropa, subukan natin uling i-test light yung ground kanina na dineselect natin na mahina kung malakas na siya. Siyempre nakalagay pa rin sa positive supply yung ating test light clip kasi ground yung hinahanap natin. At i-test light natin tong ground ng ating battery, solid yung kanyang ilaw, dapat ganyan din yung kalalabasan. At i-test light natin ulit mga katropa itong ating socket dito, yung solid na green kung malakas na. So good na mga katropa, malakas na yung ating solid na green dito sa kanyang socket. Malakas na yung supply dito naman sa kabila, yung green kanina natin i-slate natin. Subukan natin i-test light. So yan mga katropa, solid na yung kanyang ilaw, hindi na mahina. At good na yung supply ng ating ground sa harness at sa body ground. Ang gagawin na lang natin dito, subukan natin siyang paandarin kung aandar na. Friends, lagyan natin ng ano kasi wala siyang center stand eh. Ah, para umikot yung gulong. Sige, isang buwat. Okay, Rens. Ops. Oh, yan na. Gitna. On natin. Start. Yan o. Buhay na o. Alright. Patayin, isa pa. Start natin. Good na good mga katropa. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayong natutunan, nagagamit nyo sa inyong panghanap buhay o sa inyong pagdi-DIY. Maraming salamat mga katropa, God bless at ingat palagi sa pagwawiring.